Para sa akin, ito yung pinaka-best performance ever ni Shani. Napanood ko lahat ng movies na dito ako mas ramdam ko siya, mas nagalingan ako sa kanya, at mas hindi siya umaarte dito. Si Chloe kasi given na yun eh. Ano talaga ito eh? Bruha talaga yan eh. Baliw talaga yan. Sa bakulaw. At sa camera. Thank you, Jean. Yun yung iba naman. I'm sure si John, si Don din ang tesa. Pag umiiyak ka. Thank you very much. Now, mas layo bukas yung push. Up next, we have Don and Termino of Abana News Online. Nakakatawa ka, Leng. Wala akong na-expect sa sa'yo. And for CNN Flow, we syempre take us to the ano bang nangyayari before, during, and after sex scene. Before the sex scene kasi so, diba, so, yung mga nakakilala sa aming dalawa, sobrang close na talaga ni Chloe. And sabay na kami halos lumaki sa management namin sa 316. Ayun, nagtatawa na kami. And same thing after sex scene, nagtatawa na pa rin kami. Na parang hindi namin inaasahan, hindi kami makapaniwala na kaya namin gawin yan. Kasi ang turing namin sa isa't isa, magkapatid na talaga. Okay. And sobrang professional ng bawat isa, kaya lahat sumasang-ayon, lahat nakikipag coordinate sa buong team. Wala akong masasabi sa lahat. Ayan. Ikaw, Chloe. Puro tawahin lang kami. Meron pa nga pong scene eh, hindi po namin alam, take na pala. Hindi namin naririnig kasi nasa loob kami. Sabi ni Derek, "Koy, take na." Tawa pa po kami ng tawa kasi parang hindi ko alam eh. Kasi nung nandun kami, parang hindi namin, ano ba? Pag nasa eksena na kasi kami, hindi na namin iniisip yung ilang. Hindi na namin iniisip na magpatagal lang yung magkakilala. Parang nandun na kami sa nandun na talaga kami sa eksenang yun. So, kahit maglaplapang kami ng malala, wala na kami pakialam. Pero after ng scene, anong ginagawa niyo sa dalawa? Tumatawa. Tumatawa pa. Tumatawa lang kami, tinatawa na lang namin kasi pag after ng scene, iniisip na kami sa isa't isa. And along the way naman nung shoot, nawawala na po konti-konti yung ilang namin. Yan. Last na lang. Siya, hindi ka ba nagdalawang isip na gawin yung... Wala, hindi naman ako live stream. The masturbation scene. Anong ginawa ni Direk Louie para i-convince ka dun sa scene? Well, si Direk Louie kasi, mapagkakatiwalaan mo siya, director eh. So, dapat talaga magtitiwala ka sa director kung ano mas mapapaganda ng pelikula gagawin natin. Kung nire-require dun sa eksena, gagawin natin. Yan. Ayan, sige, Direk. Pag mag-take kasi kami ng sex scenes, yung cinematographer ako lang, tapos patay lahat ng monitors. So, kaming apat lang nakakakita. Mm-hmm. Pinapaalayas ko lahat ng tao. So, respeto sa actors. So, kaya nagagawa namin maganda yung blocking, gano'n. Bawal sa set ko yung sumisilip na gano'n. Makikita nyo lang sa movie, pero during shooting, wala kayong makikita kahit sa... Ayun, so... Okay, thank you very much and good luck. And by the way, Leo, si Direk Louie ay malikot ang imahinasyon. Alam mo na. Thank you. Thank you very much. That was Don and Termino of Abana News Online. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Okay. Good evening. Ganda ng ending. Gusto ko yung ending. Anyway, para kay Chloe, para kay John, wala bang posibilidad na ma-inlove kayo sa isa't isa? Kahit sinasabi niyo parang magpapatid kayo sa kwadra ni Mama Len. Kasi alam namin pareho yung single. Hindi ko alam kung may tamang sagot dyan. Pero, why not, di ba? Wala naman mawawala. Pero, yun, hindi ka naman sinasarado yung puso mo sa mga... Joke lang, Nay. Ay, ako po, takot ako kay Nanay, kaya hindi talaga. ano kasi, magkapatid na talaga kasi kami. Ni Chloe. Pero may mga ano din naman. Ayun po. Si analyze niyo na lang po yung sagot ko.
si Chloe, yung feeling? Depende po. Kasi sabi nga ni Sean, hindi naman matuturuan ang puso, di ba? Ha? Palitin. Hindi, yun po. Pero, priority po kasi namin yung work talaga namin. Hindi, sobrang close kasi kami ni Sean po. Kaya, ganyan kami. Kaya, parang wala nang kailangan. Okay. Thank you. Pero, reading between the lines, parang, iba yung nababasa ko. Okay. Ano po yung nababasa niyo? Nababasa ko yung The Influencer sa Viva Max to yun. Oh. Okay, thank you very much. One question lang daw. Thank you. Thank you very much. That was Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Up next, we have Jerry Olea of PEP. For Sean and Chloe, gano'ng kakalapit dun sa personalidad niya sa totoong buhay yung ginampan yung nanong karakter? Kay Chloe, yung nababalo sa pag-ibig, kay Sean, fuck boy. Pasok! Pasok sa bala. Oh. Ay naku, sinagot na po nila. Baliw din po talaga ako sa pag-ibig. Pag nagmahal po ako, walang bawal-bawal. Yun po, parang medyo malapit po doon. Pero hindi naman po ako matatali. Ako po yung tinatali. Tsaka siya. Pwede sagot mo ah. Parang gusto kong tupatan nyo. Medyo lang. Medyo po kasi as a influencer po kasi 'di ba sa panahon natin ngayon ang mga influencer naman po talaga ay nag-influence ng mga nakakapanood sa atin, dapat tayo yung role model. So as my work ngayon, ayun yung ginagampanan ko. So medyo nalalapit. Pero yun sa pagka-fuckboy ni Matthew, babe po tayo. Safe. Ay, EXL pala, sorry. Kasi pinagawa po kasi itong pinigod. Sorry po, sorry. EXL pala. Sorry. Thank you very much. That was Jerry Olea of PEP. Up next, we have Gorgi Rula of DCRH. Hi, good afternoon. Good evening na pala. Para sa lahat ng cast, at saka gusto ko rin sana sundan ni Direk Louie ng reaction. Depende sa mga sagot nila. Yung ang pelikula, parang dapat yata talaga mapanood ng mga kabataan kagaya nyo, parang kasing edad nyo. So gusto ko lang, since napanood na nga ninyo yung kabuuan ng movie, gusto ko itanong sa inyo, so ano ang natutunan nyo sa pelikula? Kay Carl, kay Calvin, tapos si Chloe, saka si Sean. Tapos, diretso ko na rin kung so, base sa sagot nila direct, na-achieve mo ba yun doon sa natutunan nila? Anong reaction mo doon base sa mga sagot nila? Yes, Cam? So, yun, ang natutunan ko dito sa pelikula, no, yung ano, huwag na basta-bastang maikipag-meet sa hindi mo naman talaga kakilala kasi posible na mangyari talaga sa'yo yun sa totoong buhay. So, ayun, double ingat na lang, lalo na ngayon sa pandemic na panahon natin, nagkalat yung mga virus, mga sakit. So, ayun, dapat double ingat. So, hindi ka nakarelate doon? Or dati, pag ginawa mo yun? Siguro, ano, hindi ko lang bagay yung mga ganun. So, hindi ako relate. Oh, sige. How about you, Calvin? Yung natuturan ko po siguro yung control po na yung wag pong kalimutan yung pag-aaral, gano'n, yung ginagawa mong, ano, bago po kumarty, gano'n. Yun po. So, dapat huwag party-party? Huwag po lagi. Yan, okay lang mga weekends, gano'n. Yun po. Pag-weekend lang pala. Yes, Sean. Natutunan ko dito sa pelikula lang to. Itong character ko kasi dito, medyo napamahal sa akin kasi tinatalakay nito yung equality sa bawat gender, 'yan 'di ba? Na porque lalaki hindi pwedeng maabuso, abuso, 'di ba? Tinatalakay din dito yung sa mga influencer na tine-take advantage nila yung kasikatan nila para makakuha sila, makahook up sila ng mga babae. And ayun, marami akong natutunan. Isa, may isa pa ako natutunan dito, yung
Wag fuck boys, pretty na ka. Hindi po, yun. Kasi sa Pilipinas po dito, parang hindi po yun, hindi open sa atin na pinapaniwalaan yung mga lalaki na naabuso. Kasi hindi in-entertain na hindi pinapaniwalaan na lalaki kami, so paano kami marirape, di ba? So ayun yung sana mabago dito sa sistema natin. Yes! Yes! Yes, Chloe. Ako po, dapat hindi talaga ibibigay tiwala at huwag mo iuwi sa mundo para hindi ka nasusunod. Sa tenement lang daw. Lalo na't hindi mo naman kondo, di ba? Yes, tama. Kawawa naman yung may-ari. Ayan, at saka isa pa, wag magpaka, social climber. Social climber, ayan. Yung magbanggap. Yes. Kasi lahat ng mga pinapost ngayon sa mga social media, yung mga nakikita natin, may possibilities na hindi naman totoo yung iba dyan eh, di ba? So, nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. So, dapat maging matalino tayong lahat sa mga nakikita natin na mga bagay sa social media. Okay. So, Direk, ganun nga ba yung gusto nyo pong matutunan ng mga kabataan makapanood nito? Yeah, yung The Influencer, yung title pa lang kasi mabigat na. So, malaki yung responsibilities nila na yung title na yun parang ano eh, ang daming nakatingin sa'yo, ina-idolize ka, so dapat maging model ka. Huwag mong gamitin yung powers mo kasi na-achieve dito sa pelikula na once na gamitin mo sa masama yung title mo as influencer, ayan ang mangyayari sa'yo. So, hindi porket lalaki ka, hindi ka pwedeng abusuhin ng babae. Kaya din ang babae mag-abuso ng lalaki kung sila ay sumosobra na. So, equal dapat. Respeto. Yun yung message ng film.